Swabing-swabing na siya, guys. Napakaganda. Yo, what's up guys? So, for today, ipapalit tayo ng gulong ng ating service. Yung U40. So, tara, samahan niyo ako guys. Magpapatubeless tayo ng ating gulong. So, what's up guys? Welcome sa ating munting channel, ang Lodi Pops TV. So, for today's video, isi-share ko lang sa inyo itong pagpapalit nga ng gulong ng aking service na MIUI 125 ng ating agent Orange. So nabili ko, bali nabili ko itong motor February 2020. Magto-2 years na ngayong February talaga. So nag-decide ako na hindi ko pa guys nga pala siya napapalitan ng gulong ever since. Sa harap at sa likod, wala pa akong pinapalitan. Lahat ng parts ng motor na to is lahat stock. Wala pa akong binago dyan. So, sa loob ng 2 taon, mga na-experience ko, siyempre hindi maiwasan kasi medyo malayo yung working area natin. Napa-plat yung ating gulong. So, sa likod, madalas na-plat. Mga ilang beses na ako nagpa-vulcanize. Siguro ko mga 5 times na nagkapagpalitan ako ng interior, ilang beses na. So nagiging hassle siya para sa ating pupuntahan. Halimbawa sa work, pupunta ka sa work, na-plot ka, hindi yung mangyayari is maliit ka. So hassle talaga siya guys. Lalo pat ang gulong natin is naka-tube. So ngayon, napag-isip-isip ko na pumalit na ng tubeless para pang malat, pang matagalan talaga. So aside dyan guys, is pag kalbong-kalbo na yung likuran nyo, kailangan pala natin talaga mag-invest sa gulong din kasi hindi naman basta-basta. Hindi natin masasabi yung aksidente. So once kapag kalbo na yung gulong mo, lalo sa likod o kahit sa harap, kapag madulas ang kalsada guys, delikado. Delikadong ma-accidente tayo niyan kasi nga tulad dito sa dinadaan natin, lahat naman is paltado, long drive, highway, umaulan at kalbo pa yung gulong nyo, eh talagang may chance na ma-disgrasya kayo, ma-accidente, may slide nga. So isa pa dyan, kapag kalbo na yung gulong nyo guys, napakadali niya prone na prone siya sa tusok, sa mga tako, kung ano man na mga bagay-bagay dyan na pwede makaplat. So yun nga, isang nagiging dahilan ng pagkaplat is manipis na ang gulong. So palit tayo ng gulong guys, para naman sa ating safety. Okay, ang problema, so samahan nyo guys sa pagpapalit ko ng gulong para makita natin yung procedure kung paano nila ginagawa yung tubeless style na gulong. So yun, pang malakasan. Dati na nga pala akong may motor din ako dati, XRM125. Binispatch ako na yun guys kasi 2 years na din yun. 2 years, nagto 10 years lagpas na kasi nabili ko yung XRM125 ko. Ano pa yun, 2007, pinaka old model ng XRM125. Yun talagang pinaka unang modelo ng XRM125. So 2007, almost magto 12 years na din siguro. Kaya napag-isipan ko na palitan na kasi nga yung comfort sa pagdadrive. So experience ko sa mga dikambyo ng mga motor, maganda siya kasi dikambyo nga. Sabi ng iba, matipid daw sa gasolina. Pero yung mga scooter ngayon, ng mga automatic is naka, ano naman eh, ano yun, FI, fuel injection, ano siya. So, matipid din naman itong mga scooter na to. Depende rin sa paggamit kasi yung pagkatipid sa gasolina eh.
So, binobombahan-bombahan mo talaga, talagang makonsumo yan sa gas. Kung saktuhan lang ang drive mo, hindi ka naman nagmamadali, tipid din naman kasi naka-fuel injection type na siya. So, dinispatch na natin yung ating XRM 125 kasi nga, luma na siya. At yung comfort, kapag nag-drive ka tapos mainit, tapos napuntahan mo naman, pagdating mo sa ibang lugar is maulan, yung pa guys, nababad sa init, nainitan ng makina kasi yung makina ng XRM, di ba? Nandito sa may paanan, kasama ng mga cambio at preno niya. So, pag nakapunta ka sa maulan, medyo ano yun sa pa guys, pagdating ng panahon, mararamdaman natin yung mga yun. Kapag nainitan yung ating paa, tapos biglang nabasa, aray, pagdating ng panahon, sakit sa paa yan guys. So ngayon, nag-decide ako na maging scooter na lang kasi nga itong makina niya is nasa likuran. And yung comfort kapag drive, hindi ka na nagkakambyo-kambyo. So, yun ang kagandahan ng mga scooter automatic. So, walang cambio-cambio siya guys. So, okay naman. Sa loob ng 2 years nitong paggamit ko ng scooter, wala pa ako nagiging problema, walang aksidente. Yun lang, mga flat lang, flat tayo. Is na, pag nakakalbo na siya, pag dumadaan ka dito sa mga puting linyang to, eh gumigewang-gewang siya. Hindi ko alam, siguro manipis na siguro talaga yung gulong. Kaya pagdaan mo dyan, gumigewang-gewang katulad niyan. So, nakapag-decide ako talaga. Mag-tubeless tayo, guys. Samahan nyo ako sa ating pagpapalit ng gulong. So, hindi to fire-related, ha. I-picture ko lang itong aking service na ginagamit sa pagpunta sa trabaho, pag-duty. So, ngayon, off-duty tayo. Punta tayo sa pagawaan ng motor. Okay, punta tayo sa SpeedTech, Bicol SpeedTech. So yun lang guys, standby lang muna at update ko kayo mamaya. Okay. What?
So yun guys, bali nakapagpalit na tayo ng gulong and ito, tinetesting na natin kung okay siya. So maganda naman guys, saktong-sakto lang yung nabili natin na gulong. Bali, tinanong ko muna doon kung ano yung maganda. Okay naman daw, pang matagalan talaga, okay lang lapadan yung gulong. So nailagay ko is 180 na Pirelli Angel scooter. So kapal siya guys, maganda sa pag drive. Kapag dumaan ka sa mga white lines na yan, hindi siya gumigewang, hindi siya parang gumigewang-gewang yung motor, hindi siya gumagalaw. So maganda yung ano niya, drive, sakto lang yon. So bali, ang binayaran ko sa gulong is 2,115 kasama na yung may libre na siyang tire sealant and yung pito. So sulit na rin guys, libre na yung pag install and then yung pito. So sulit na rin guys, libre na yung pag-install. And then isinama ko na nga pala sa pag-install guys, yung nakita nyo naman yung video, naglagay na din ako ng ano to, yung brake pad sa unahan kasi pod-pod na din siya. Ulit na rin ako ng ano, para sa ating safety driving. So lagi tayo maging defensive driving guys, ha. So kung hindi naman gaan magmamadali, saktuhan lang ang pag-drive and observe natin yung mga traffic rules, signs and regulation nila para hindi tayo napapahamak. So guys, yun, hanggang dito na lamang ating video. Salamat sa panonood ng ating palit gulong episode ng ating motor. So abang-abang lang guys sa next video natin, ipi-picture natin yun nga yung proseso ng pag-renew ng lisensya. Okay, doon na tayo sa 10 years expiry. So guys, mag-ingat kayo palagi sa pag-drive and God bless. Peace.